At ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng pagkapatuloy ng pagtalakay sa kasaysayan ng San Narciso. Panahon ng Amerikano, ang pagiging bahagi ng San Narciso sa munisipalidad ng Mulanay. Dahil sa paglisa ng mga Kastila sa bansa noong 1900, itinatag ng Amerikano ang isang komotiba ng tagapamayapa kabilang si Fortunato Caraos bilang tagapangulo, si Kagawad Gil Herrera at Marcelino Banawa na siyang kumatawan sa San Narciso. Bunga ng pambansang pangmalawakang pagbabago at reorganisasyon sa pwesto, ang San Narciso ay naging bahagi ng munisipalidad ng Mulanay. Simula noong 1901 at may kumatawan na isang konsehal. Sa bagong anyo ng pamahalaan sa ilalim ng pamuno ng pangulo ng munisipalidad na si Atanasio Ojeda, si Gil Herrera ay nagpatuloy na kumatawan sa San Narciso. Noong 1903, ang San Narciso at San Andres ay kinatawan naman ng delegado konsehal na si Pelayo Fontanilla at delegado konsehal Brigido Lupinac. Sa ilalim na noon ay pangulo ng munisipalidad ng Mulanay na si Alejandro Tesaluna. Noong 1904, delegado konsehal Pelayo Fontanilla ay muling kumatawan sa San Narciso sa ilalim naman ng pamunuan ng pangulo ng munisipalidad na si Jose Lizada. Ang iba pa mga naging delikadong konsehal ng San Narciso na sa Mulanay ay sina Leoncio Medinilla noong 1905 hanggang 1906, Joaquin Fontanilla 1907 hanggang 1908, Pantaleon Osana 1909, Fortunato Caraos 1910 hanggang 1911, at Gaudencio Oriada 1912. Samantala, ang mga sumusunod ay mga naging pangulo ng munisipalidad ng Mulanay, kung saan ang San Narciso ay napasailalim ng kanilang pamahala. Pedro Morales, 1906 hanggang 1911. At sinundan pa ng muling pangulo ng munisipalidad na si Sancho Aguirre, na noon ay siyang nanunungkulan ng ang San Narciso ay tuluyan ng ihiwalay sa inang bayan ng Mulanay. Ang munisipalidad ng Mulanay ay may naging pinakamalaking sukat na lupang nasasakupan na katumpas sa sukat ay katulad ng kasalukuyang laki ng probinsya ng Bataan. Ganito ang naging kalagayan at sitwasyon sa looban ng ilang taon hanggang noong 1912, isang petisyon ang ginawa at pinangunahan ng liderato ni Pelayo Fontanilla na isinumite ng mga may kapangyarihan sa Maynila na gawing nagsasariling munisipalidad ang San Narciso. Sa taon din iyon, ang Asamblea ng Pilipinas, pamuno ng kagalang-galang Gregorio Nieva, na noon ay kumakatawan sa distrito ng Tayabas, ay dininig ang nasabing petisyon at ipinakaloob ng walang pasubali ang kahilingan. Kaya noong December 7, 1912, ang San Narciso ay naging nagsasarili dahil sa kapangyarihan at kautusan pang-ehekutibo bilang 86 ng gobernador general. Ang San Narciso ay naging dating bahagi ng Mulanay. Ito ay tuluyan ng napahiwalay dito na naging epektibo noong ika-isa ng Enero 1913 ayon sa Executive Order Series of 1912. Dahil dito,
Naging bahagi ng kasaysayan ng ating kampana na kung saan ay may tatak na ganito. Fue fabrica del padre cura de Francisco Mendieta de este pueblo de San Narciso 16 de Noviembre año de 1869. At ang kahulugan ay ganito. At ipinadala ng cura paroco de Francisco Mendieta ng bayang ito ng San Narciso 16 ng Nobyembre taong 1869. So, paglilinaw, ang San Narciso ay bayan o pueblo noong 1869. At ang ating bayan ay tinawag na San Narciso noong 1869.